Tayo po ay nasa panahon ngayon ng Kwaresma, kung kaya't marami po tayong mga bagay-bagay na dapat gawin, tulad ng unang-una mga sacrifices po. But please remember, bago po tayo pumasok sa tinatawag natin offering a sacrifice to God, we must bear in mind that only if we love God first above all things else that our sacrifices becomes acceptable, meaningful, and fruitful in our lives. Kaya dapat talaga sentro ang Diyos sa buhay natin, hindi po sa ating mga sarili. Kaya nga po tayo nagsasakripisyo para po makiisa tayo sa paghihirap ni Jesus na naranasan po niya sa kanyang tinatawag na passion. Ito po yun, paghihirap niya nung siya ipako sa krus. Kaya nga po tayo meron mga way of the cross upang ipaalala po sa atin ang paghihirap ni Kristo. And our sacrifices are simple ways to be one with these sufferings of our Lord. Hindi bang po pwede tayo Kristiyano tapos wala po tayong mga pagsubok o paghihirap sa buhay. Kinakailangan din po dumaran din po tayo ng tinatawag natin sacrificial offering. Kaya nga sabi po ng Bible, offer yourselves as a living sacrifice. Buhay na alay sa ating Panginoon Diyos. And in offering sacrifices, meron po tayong tinatawag na 3 types of disciplines during this Lenten season, paro ng Kwaresma. Ako po ay nakatira malapit sa military camp, mga kampo po ng militar, at pag ako'y dumadaan, halimbawa dyan po sa Camp Aguinaldo, makikita mo AFP. At yung mga letrang yun, AFP, it reminds me of these 3 disciplines that we have to exercise during the Lenten season. Yung AFP, balik tayo po natin yung PFA, and these are the 3 disciplines: prayer, fasting, and almsgiving. Ayan po. So, madaling tandaan, di ba? AFP, PFA, binabaliktad lang. And that's prayer, fasting, and almsgiving. Unahin po natin yung prayer, at marahil po marami sa atin dito nakakaalam na po kung anong ibig sabihin ng prayer. But just a reminder for us po ha, alalahanin po natin, prayer is a loving dialogue. Unang-una po, tayo ay nagsasalita at bigyan din po natin ng pagkakataon na si Lord naman ay may chance na kausapin tayo sa katahimikan ng ating mga puso. So, dialogue po yan, ha? Hindi yung tayo lagi ang nagsasalita. Hindi rin po yung nagre-reklamo. No? Siguro nagtatampo, paminsan-minsan pwede yun, pero let's try to let go of that tampo sa buhay natin and hold on and cling on to Jesus. Kasi po, kahit naman sabihin natin magtampo tayo, hindi naman tayo pababayaan ng Diyos eh. Kung dati-rati nga, wala tayong relationship kay God, hindi tayo pinababayaan ng Diyos. Ngayon pa kaya na meron ka ng interest na magkaroon ng personal relationship with God. So prayer po is a loving dialogue. Sabi po ng Catechism, it is a lifting up of heart and mind to God, no? Lovingly sa ating Panginoon Diyos. And you know, God speaks in the silence of our hearts. Kaya nga sabi ni St. John of the Cross, silence is God's first language. Lingwahe ng ating Panginoon Diyos is silence. Kaya importante po sa ating prayer ay pag tayo po'y nagsasalita, let's pause also for a few minutes. Kung kaya mong mahaba, gawin ho natin yan. And be sensitive to the presence of God in our minds and in our hearts. Because you know, sometimes God talks through our conscience, especially kung sensitive po tayo sa Kanya. Kaya importante po yung katahimikan. I-off muna natin yung mga gadgets natin. Bitawan muna natin yan. Let's give quality time to God. So yun po ang prayer, di ba? It's a lifting up of your heart and mind lovingly to God. Ang sumunod po is prayer, fasting. Ayan po, fasting. Remember ulit po, only when we love God first that our sacrifices like fasting becomes acceptable, meaningful, and fruitful. Kasi po minsan nasa isip natin na fasting tamang-tama pang diet, no, para pumayat ako. Baliktad po, no. Ang dieting hindi po fasting 'yon. Ang dieting po kasi is naka-focus ka sa sarili mo, pero ang fasting naka-focus tayo sa ating Panginoon Diyos. Ayan, we fast because we want to show our repentance and turning away from sin. Yan po ang ibig sabihin ng repentance. Ha? Hindi lang po pag-iyak-iyak, hindi rin pinapalo-palo yung likod mo. No? Pero repentance is turning away from sin. No? Pagtatalikod sa maling pamumuhay o makasalanan na pamumuhay po. Kaya fasting po. Ano bang ibig sabihin ng fasting? Well, sabi nila, the best form of fasting is by bread and water. Pero syempre, pag ikaw ay nagtatrabaho, mahihirapan ka, you need nourishment, no? Pero kung halimbawa, contemplative prayer na sa bahay ka lang, that's one beautiful way to fast. At ang fasting po sa ating simbahan is twice a year. Kailan po yun? Ash Wednesday, katatapos lang po, and Good Friday. Alam niyo po sa mga Hudyo, they fast twice a week. Sipin mo ha, twice a week, either a Monday and a Thursday or Friday. Kasi po, depende sa mga commentaries na binabasa ko, it's a Monday, some commentaries say Thursday, or some commentaries say Friday. Pero twice a week sila.
tayo twice a year lang tapos hindi pa natin magawa. Kaya so fasting po, sabi natin kanina, the best form is bread and water. Pero kung kailangan mo niyang nutrition, ang turo po ng ating simbahan is one full meal a day. Kung kaya mo yon, sige po, go ahead and take one full meal. Pero kung kailangan mo ng extra nutrition throughout the day, halimbawa po yung mga frontliners natin, eh talaga mabigat ho ang trabaho niyan. Then you can add two extra small meals throughout the day, na yung two extra small meals na yung pinagsama mo, hindi yung nag-iikot sa isang full meal. Example po, ako, ang full meal ko is usually medyo maraming ulam at dalawang kanin. Mahilig ka rin ba sa kanin? Ayan. At syempre, pag full meal ko yon, kakainin ko yung buong buo. Diba? And if I need nourishment throughout the day, babawasan ko talaga yan. Halimbawa po, aalisin ko yung one extra rice, tapos yung natitirang isang extra rice, bawasan ko pa ng konti yon. Importante po, hindi tutumbas yung two meals ko na maliliit, hindi tutumbas sa isang full meal. Kaya nga sa wikang Pilipino, ayuno. Take note of the word ayuno, ayon, ayon sa iyong pangangailangan. So just to keep up your strength, kailangan mo rin po kumain, especially kung involved ka sa hard labor work, di ba? So fasting, importante rin po yung fasting. Hindi po fast food ha, hindi po fast eating. At kuminsan po may mga kilala ako that they go on a 40-day fast, no, or abstinence. Like halimbawa, pag Lenten season, hindi nagsasoft drink or hindi nagkakape. Ako medyo hirap ako sa kape, no? Talagang paborito ko yan. Pero soft drink, binibitawan ko yan pag Lenten season. Bihira ako mag-soft drink. Or rather, hindi ako nag-soft drink pag Lenten season. At maganda rin po, magbawas-bawas din po natin sa pagbababad sa social media. Kung wala namang gaanong importanteng bagay ang gagawin, puro na lang nakalagay dun sa ating mga post. Pero kung halimbawa po is about preaching the good news or sharing the word of God, ay maganda ho yun, no? Let's use media for the glory of God. So ano na po? Prayer, fasting, and pangatlo po, almsgiving. Ayan po, maganda po yung almsgiving. Why? Kasi po pag tayo nagpa-fasting, meron po tayong natitipid. Diba? Halimbawa, ang kain mo sa isang araw is umaabot ng 200 pesos. Pag magpa-fasting ka, halimbawa, nakakatipid ka ng 50 pesos. So yung natitipid natin yun, yun po ang i-share natin pagdating sa almsgiving. Pagtulong sa kapwa. And there are many forms of almsgiving. It's not only monetary. Alam naman po natin sa ating bansa na may batas po tayo na bawal maglimos at bawal magbigay ng limos, no? So, ikaw na ang mag-discern kung anong gagawin mo. Pero ang importante, you share something that you have. Like for example, kung hindi mo kain bigyan ng pera, bigyan mo ng pagkain. O bigyan mo halimbawa ng religious items. I remember one time, nagbigay ako ng rosary sa isang street child. Tuwan-tuwa siya, nagtatatalon. Uy, tinungo-tino may binigay sa akin ng mama. Sabi niya, nagulat ako doon. May mga tao rin pala na gusto yung ganyan. Meron naman minsan, inabutan ko ng rosary. Ayaw niya, gusto daw niya, ganun pagkain. Di siyempre, may mga baon na tayong pagkain. Kuminsan, bigyan mo ng biscuit or whatever. Ang importante po, if there's something you can share, do not hesitate to share to others. Why? Walang napapahamak sa pag-share ng blessing sa ibang tao. So yun po ang prayer, fasting, and almsgiving. Remember po, during this Lenten season, let's try to offer certain sacrifices. Marami po mga pwedeng i-offer na sacrifices. Hindi lang po prayer, fasting, or almsgiving. Nandyan din po yun. Tahimik naman tayo paminsan-minsan sa buhay natin. Hindi yung puro ganyan. Ayan, no? Marami po tayong pwedeng gawin. Kung mahilig ka makipag-chismisan, iwasan mo muna yung kapitbahay mo upang hindi ka makapag-chismis. Ayan po. No? Ayan, yung ganyan. Ano pa ba? Siguro mahilig kang pumasyal. Lalo po sa panahon natin ngayon, syempre may mga safety protocols tayo. Alam ko na ibang tao hindi mapakali, gusto mag-molling. No? Ingat na lang, suot ng face mask, face shield, lahat, alcohol. Pero konting bawas din kung kaya po natin gawin yan. At ano pa? Dagdagan po natin ang buhay panalangin natin. Let's add to our prayer life. No, habaan natin ang konti, online mass, online novena. Ang dami po natin pwedeng gawin. Ang importante, offer your sacrifices to God. And so mga kabahagi, brothers and sisters, muli po ito si Brother Kicks. Remember po, don't forget to subscribe and hit the bell upang patuloy po tayo maging updated sa ating mga vlogs. So once again po, God bless sa ating lahat.